pinulong na rin daw ng MMDA ang 17 LGU sa Metro Manila para paghandang ipatupad ang Republic Act 11697 o Electric Vehicle Industry Development Act na kapapasa lamang noong April 15. Bukod sa driver's license, kailangan pa rin iparehistro sa LTO. Awit, ayan. E-scooter, 26 to 50 km per hour, ipaparehistro mo? Paano ba naman yan? Napakawalang yan. E-motorcycle, exceeding 50 km. Anak ng wete. Mapakasirao nyo rin yun, no? Di ko alam sa inyo kung ano naiisip nyo. Tayo, parang tayong tanga lang, no? May batas tayong ganyan? Kailangan iparehistro? Ano to, tanga lang? Magkakaproblema na nga tayo sa gasolina, tas yan pa ang pagpo-focus nyo. Babatikusin mo talaga kayo araw-araw. Gawin nyo yan, ipatupad nyo yan. E-scooter, 26 to 50 km per hour, kailangan mo i-rehistro? Baka ano naman yan? Ano ba naman kalokohan yan? Okay, ah, gawin nyo yan. Huwag na tayong mag-e-scooter. Mag-motor na tayo lahat para maubos ang gasolina sa Pilipinas. Mag-kotse na tayo lahat para magka-traffic-traffic. Akala nila porque electric vehicle ang gamit, okay na. Hindi na sila gagamit ng lisensya. Hindi gumagamit ng mga protective gears. Alam mo, pero yung ipaparehistro, hindi naman natama yun. Okay lang sa akin yung may lisensya. Para at least alam niya yung road courtesy. Baga, sige na nga, may lisensya. Pero para i-rehistro, sisira na ba ulan ninyo? Ha? Sisira na ulan ninyo?